are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Reigning Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Hello, family! Welcome to our Sunday celebration! At alam mo ba, Camille, sobrang excited ako ngayon kasi nandito tayo ngayon sa home to worship the Lord physically. And of course, kasama natin ang ating Group 1. And makikita ko dito ang network ni Tita Ningning, ni Tito Boy, ni Ate M, ni Ate Mean, ni Kuya Mel, and ni Chino. So pwede bang marinig yung malakas na palakpak ng Group 1? And syempre ngayon kasama din natin yung ating mga family sa live. Welcome naman. Welcome din namin yung mga family natin sa live. Please mention, huwag niyong kalimutan itag, i-share itong post na to, and huwag kayong mahiyang mag-send ng stars, no? Yes, of course. And yun nga, don't forget to share this live and tag your loved ones and friends. Yes. And sa mga kasama natin ngayon sa home, pwede pa tayong tumayo? Sa mga kasama din natin sa live, itian mo yung katabi mo and yung mga kasama mo sa bahay. Oo, yung mga yayain mo para manood. Yes! Are you excited? Yes! Excited na tayo. At kung excited na tayo, no, huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin ang ating praise and worship. Let's go! Kapan yung pinakamalakas mong sigaw? Let's clap for the name of the Lord! Kapan yung ganyan! One, two, three, go!
drown sorrows, there is an ocean deeper than fear. The tide is rising, rising. There is a current staring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. I come alive in your river.
Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, do something for the Lord. You are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating free. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos. I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. So, mga kapatid ko, gusto kong maintindihan nating mabuti na we are covered by God's power. Yung po yung bagay na dapat kahit saan ka pumunta, yun po yung dapat na iyo pong isinasaisip, isinasapuso, at isinasapamuhay. No, magkaiba po yung isinasaisip po, magkaiba po yung isinasapuso kesa doon sa pinamumuhay. So, we are covered by God's power. So, every time na meron akong pupuntahan, meron akong kakausapin, covered ako ng power ni Lord. Kaya hindi ako natatakot mag-drive kahit napagod. Pag na-aksidente ako, covered ako, hindi ng insurance, kundi ni Lord. I am covered, not by insurance, but God's power. Hindi ko sinasabing masama ang insurance. Maganda din yun. Para securean yung future, lalo na kapag single kayo. Para tumataas ang value, di ba? Para pagka mahal na mahal kayo ng asawa ninyo, tapos may nangyari sa inyo, may makukuha siya. Insurance, tama, insurance. So, ang kapangyarihan ng Diyos, mga kasama, ay dapat maintindihan na Christmas is all about God's power. Yung pong kapaskuhan, ito po ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa regalo. Hindi po ito doon sa pasabsaban. Hindi po ito doon sa virgin na nagbuntis at nanganak. Ito po ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sometimes, nadidifocus tayo doon sa mga bagay na temporary. Alam niyo, si Virgin Mary, pagkatapos manganak niya kay Jesus, virgin pa rin siya. Pero si Jesus, marami po siyang kapatid sa ama, kay Joseph. So, hindi po forever na naging virgin si Mary. May mga kapatid in the flesh, si Jesus. So, it is all about God's power. So, yung pagkabuntis po noong pong virgin, temporary po yun. Pero God's power yan. Manifestation of God's power. So, tandaan nating mabuti ang mga bagay na ito. Para po at least magkaroon tayo ng kaunawaan and Christmas is every day, not just December. Tama po ba mga kasama? Sino po naniniwala, papraktisin natin ang Christmas every day? So ang sarap, no? Pagka ganun ang kaisipan natin, hindi lang pala pang December to. Alam niyo ba, ang maganda lang, kapag ka dyan sa season na yan, walang hindi nagkakasundo. Walang hindi binibless. Ano yung essence na yon? Yung essence na yon, yung po yung kumapit dito sa buong sanlibutan na ito yung pagkakataon na merong pag-ibig na naranasan ng sanlibutan. At walang iba kundi yung kapangyarihan ng Diyos. So kaya mga kasama, ang kapaskuhan araw-araw. Kahit walang pera, Pasko pa rin. Kahit mainit, Pasko pa rin. Kasi ang kapaskuhan, wala sa season, nasa puso. Come on! Sino dito yung puso mo araw-araw, Pasko? Kasi intentional eh. Hindi accidental. So, itong bagay na ito mga kasama, gusto kong ipamuhay natin ang kapaskuhan araw-araw. Bakit? Para sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We are covered by God's love. Everything God has done, so, meron siyang intention. With His intention, no, na makita sa atin yung Kanyang power for us to believe and love Him. So, ipinakikita sa atin ng Panginoon yung Kanyang kapangyarihan para maniwala tayo sa Kanya at para mahalin natin siya. Alin ang una? Yung pagmamahal o yung paniniwala? Ha? Pagmamahal o paniniwala? Minahal mo ba ako bago ka naniwala?
Wow, thank you. Minahal niya muna ako bago, kasi wala po talaga ako. Wala siyang maaasahan sa itsura. Kaya talagang minahal na lang niya ako, kaya ako nagkaganito. Ito po yung resulta ng pag-ibig. Tingnan niyo po yung inyong asawa. Yan, resulta po ng pag-ibig yan. So, importante na marunong tayo magmahal. No, importante marunong tayo magmahal para yung paniniwala natin doon sa minamahal natin mas lalong tumibay. Kasi pagka nabawasan ang pagmamahal, mga kasama yung paniniwala, lumalabnaw. So walang nagagawa ang mga bagay na kulang sa pagmamahal. Lahat ng bagay gagawin natin sa pagmamahal. Tandaan natin, we are covered by His love para sa intensyon ng Diyos sa buhay natin na maniwala tayo at mahalin siya. Ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo, mahalin natin siya. Cover means put something on the top of. Meron pong inilalagay sa taas. Yun po yung ibig sabihin ng cover. So kaya, kapag ka po na-practice natin ito, meron bang may payong dyan? Ayun ate, parang nga, hindi tayo nag-usap, pero pakibuksan mo na rin. Baka may lumalabas na baril. Yan. Thank you ate. So, gusto kong maintindihan yung mabuti ito. Thank you po. Ang ganda ng payong niya. Pula rin. I belong. Cover means put something on the top of. So, ibig sabihin, mga kasama, if you are covered by God's love, meron pong nakaganon sa inyo na hindi mo nakikita. Kasi ang Diyos, hindi mo nakikita. So, kapag ito yung pinaniwalaan, kapag ka inibig mo ang Panginoon, pinaniwalaan mo ang Panginoon na naandyan siya, gagawa siya ng mga bagay kasi kasama mo siya. Because He is with you. Ano mang bagay na gagawin natin, magtatagumpay ka because you are covered by His power. Amen. Excited po ba kayo, mga kapatid? So, kaya lang, huwag mong pipiliing umalis dito. Kasi pag pinili mong umalis dyan, isinantabi mo yan, iniwanan mo yan, pinili mong mabuhay na walang proteksyon, walang covering, we are endangered. Tandaan nyo po, anak tayo ng Diyos. May kaaway po ang Diyos, walang iba kundi si Satanas. Tama po ba? Hindi kayang galawin ni Satanas ang Diyos. Pero tandaan nyo po ito, kayang galawin ni Satanas ang anak ng Diyos. So kaya kailangan natin ng proteksyon. Huwag nating gagawin ang mga bagay na wala tayong proteksyon. Lahat ng bagay na gagawin natin, dapat meron tayong cover. So we are covered by God's love. Pag-ibig ito ng Diyos. Tinan mo yung katabi mo, may cover ba yan? Kaya natutuwa ako sa mga lalaki, kahit mainit, nakapayong. Sensitive sa skin. Cover! So, sa spiritual realm, dalhin natin yung mga bagay na ito. Yung covering ni Lord, makapangyarihan yan. Huwag natin itong ilalayo. So, kapag anumang bagay na gagawin natin, dapat may covering. Anumang bagay na pupuntahan natin, dapat may covering. Magbe-benefit yung kasama natin. Kasi gusto natin na ang ating kasama, maranasan din niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi tayo makasarili. So mga kasama, hindi ako titigil na basta lang siya makukomber. Isasama ko to. Bro, halika, sama ka sa akin. Kasi pag naranasan na isang tao ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na siya lalayo dito. Naiintindihan niyo mga kapatid? So siyempre, kung ibang tao na aabot ko, hindi ko naman pababayaan yung pamilya ko. Brother, ba't yun, sumunod ka na. At saka ang anak ko, naiintindihan nyo mga kasama, hindi ako pwedeng magaling sa ibang tao, pero sa pamilya ko, hindi. So yung covering ng Lord, mas malapad kaysa payong na to. Nasa si Mel. Yeah. So gusto ko maintindihan nyo po mga kasama, yung covering. Cover means to put something on the top of. Kaya kahit nasa ang lugar tayo, yung kapangyarihan ng Diyos kasama natin. Amen. Kaya naniniwala, sinasample ko lang po ito para gumana ang inyong utak.
Ang tawag po dito ay visual aid. Tama po ba? Kasi pag nakita mo, yung pala yung covering. Kasi pag andyan lang, hindi mo alam kung ano yung cover. Minsan nakala mo sa libro, sa notebook, cover. Plastic cover. Plastic cover. So, ang covering po, ang pag ang Panginoon isinama mo, wala na akong hawakan ganito, pero cover ako. Amen. Hindi ko na nakikita yun. Sapagkat yun ang paniniwala ko, kasi mahal ko siya. At hindi ako taksil sa kanya. Tandaan nyo mga kasama, kapag cover tayo ng love ng Lord, it requires faithfulness. Wala pong pagmamahal na hindi tinutumbasan ng kapwa pagmamahal. Kapag tinumbasan ng kapwa pagmamahal, relasyon na po ang tawag dun. So mga kasama, sa spiritual realm, this place is covered by His power. Your life is covered by His power. Your family is covered by His power. Kahit saan ka pumunta. So, I need to be intentional. Walang business as usual or casual business. Lahat ng bagay na gagawin ko para sa aking Diyos at kukonkirin nyo ng Lord. So, kaya mga kapatid ko sa Panginoon, lagi tayo nasa atmosphere of faith in order for us to covered by His power. So napakasarap na nagninegosyo ka, may relasyon ka, pamilya mo, may proteksyon ng Panginoon. So gusto ko maintindihan nyo to, mga kapatid ko, kahit si Lord hindi siya bounded ng distance. Kaya kahit nasa Laguna ako, si Diane nandito sa Rizal, alam kong may covering siya ni Lord. Amen. Mga kapatid, yun po yung covering. Ate, thank you. Salamat sa inyo. At hindi lang po tatlo ang maaabot natin. Lahat po ng pupuntahan mo, if you are covered by God's power, you will become powerful and conqueror. Amen. So, yan po yung kapangyarihan na minsan hindi natin magamit. Magagamit mo yan sa lahat ng bagay, sa pagtatrabaho, sa pakikipagrelasyon, sa pakikipagkaibigan, sa pag-aasawa. Magagamit niyo po yan. So, kapag ka meron tayong covering ng power ni Lord, we can conquer everything. No, if we are covered by God's power, we can conquer everything. Wala kang hindi kayang pagtagumpayan. Kahit na makapangyarihan yan, kahit malakas yan, wala kang hindi kayang mapagtagumpayan. Dito po sa Joshua chapter 10, verse 28 to the following, tingnan nyo po yung sinabi. Yung pong pag-conquered ni Joshua, doon po sa mga southern cities na kanyang kinonquered. Yung mga kings. Tingnan yung verse 28. Then, that day, Joshua took Makeda, he put the city and its king to the sword, and totally destroyed everyone in it. He left no survivors. And he did to the king of Makeda as he had done to the king of Jericho. Dito po ako na-strike dito sa verse na to. Simula sa 29 to the following. Then Joshua and all Israel with him moved on from Makeda to Libna and attacked it. The Lord also gave the city and its king into Israel's hand. The city and everyone in it, Joshua put to the sword. He left no survivors here, and he did to its king as he had done to the king of Jericho. Verse 31, then Joshua and all Israel with him moved on from Libna to Lachish. He took up positions against it and attacked it. The Lord gave Lachish into Israel's hand, and Joshua took it on the second day. The city and everyone in it, he put to the sword, just as he had done to Libna. Meanwhile, Horam, king of Gezer, had come up to help Lachish, but Joshua defeated him and his army until no survivors left. Verse 34, then Joshua and all Israel with him moved on from Lachish to Eglon. They took up position against it and attacked it.
They captured it that same day and put it on the sword and totally destroyed everyone in it, just as they had done to Lachish. Verse 36, then Joshua and all Israel with him went up from Eglon to Hebron and attacked it. They took the city and put it in the sword, to the sword, together with its king, its villages and everyone in it. They left no survivors, just as Eglon, they totally destroyed it and everyone in it. Verse 38, then Joshua and all Israel with him turned around and attacked Debir. They took the city, its king and its villages and put them to the sword. Everyone in it, they totally destroyed. They left no survivors. They did to Debir and its king as they had done to Libna and its king to Hebron. Mga kasama, pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkarinig, pagpalain tayo sa pagkabasa nito. Nawa po, meron pong nag-strike sa atin sa word. Nawa po, meron po tayong nakuha dito sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin. So si Joshua, siya po yung man of God that time. Siya po yung warrior, siya po yung leader, siya po yung captain, siya po yung bawat sabihin niya pinapapangyari sa bansang Israel. And ang maganda dito lang sa particular passage na ito, Joshua and all Israel mentioned in this passage 5 times. Dito lang sa particular paragraph na to. 5 times. Ano yung binanggit na 5 beses? Joshua, then Joshua and all Israel, yun po yung binanggit ng 5 times. So, kapag ka po binabanggit ng paulit-ulit, meron po yung binibigay na kahulugan o mensahe. No, pagka paulit-ulit na binanggit, meron pong ibinibigay yung mensahe. One time, sa counseling po namin, pinabasa ko po yung Ephesians doon sa babae. At binasa po niya na magpapasakop ang babae sa lahat ng bagay. Or rather, ng pagpasakop ng lubusan. Sinabi ko sa kanya, anong sabi? Magpasakop ng lubusan. Ano daw? Magpasakop ng lubusan. Ano daw? Magpasakop ng lubusan. Mga kasama, parang naiinis na yung babae. Magpasakop po ng lubusan. Sabi ko sa kanya, hindi mo nagiget, binasa mo lang. Alam niyo ba, minsan sa buhay natin, binabasa mo lang pero wala ka nagiget. At pagpaulit-ulit, sometimes naaasar ka. Kasi hindi mo nakukuha mensahe. Ang kulit naman ni Pastor. Hindi ako makulit, hindi mo lang makuha. Hello? Nagiget niyo mga kasama? Ito pong Joshua and all Israel mentioned 5 times. Dito lang sa particular paragraph na yan. So, ibig sabihin, merong ibinibigay na mensahe sa bawat isa sa atin. Si Joshua, siya po yung leader. Si Joshua, siya po yung warrior. Si Joshua, siya po yung nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya lang, binanggit dyan, and all Israel. Hindi sinabing some, hindi sinabing portion, and all Israel. So, merong mga bagay yan na ipinakikita sa atin. Tandaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos, meron pong kapangyarihan niya na ipinakikita. Na dapat covered po tayong lahat. So, yung pong dapat ma-experience natin that we are inclusive in God's power. Sa kapangyarihan lang tayo ng Diyos nagkakasama-sama. Sa kapangyarihan lang ng Diyos tayo nagkakaisa. Sabihin mo sa katabi mo, magkaisa tayo doon. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid ko? No? Yung pong word togetherness. God's power shows in togetherness. Napakahalaga po na tayo po ay sama-sama. Togetherness is what? The state of being close to one another. To one another person, emotionally, physically, intellectually, and most especially, spiritually.
close to another person. Pakisabi sa katabi mo, dapat close tayo. So hindi po some, hindi po sa few, dapat sa all. Kaya bago po mauso yung sana all, si Lord na muna. Si Lord na muna lahat. So hindi po dapat na-experience yung partiality. No, dapat po ang bawat isa sa atin, sa, as a family, dapat po sama-sama po ang bawat isa sa atin. Napakalinaw po nito na dapat maintindihan natin. So, togetherness is having close relationship, not to some, but to all. Pakisabi sa katabi uli, sa lahat pala. No, sa lahat yan. No, hindi tayo pwedeng namimili. Hindi tayo pwedeng merong pinababayaan. So si Joshua, kasama niya ng lahat ng Israelita. Merong ginawa siya, basta meron siyang pupuntahan, kasama niya ang bansang Israel. Lahat. Pakisabi nga po, lahat. No, kaya pagka po tayo yung kapangyarihan ng Diyos nasa sa atin, meron po tayong kakayanang mag-mobilize. Saan mo i-mobilize? Sa relationship. No, dapat nagkakaisa po tayo doon sa relationship natin. So togetherness, pleasant feeling you have when you are part of a group of people who have a close relationship with each other. Mga kasama, napakahalaga niyan. Na, tingnan mo yung katabi mo. Sino yung tingin mo dyan na parang hirap kausap? Ang hirap kasama. Alam niyo tayo, ang tendency natin, yung madaling kausap, yung bang nagkakaintindihan kayo, yun ang lagi natin gustong kasama. Ang togetherness, kahit hindi mo siya maintindihan, dapat samahan mo. No, meron po kaming kaibigan, talagang ang hirap kausap. Yung madali, pinahihirap. Tapos may emosyon pa yun, galit pa yun pag nagpapaliwanag. Talagang pagkausap mo yun, lalo na sa meeting, parang nakaka-drain. Pero sabi ko sa ang hirap na kausap niya, huwag na tayong matayin. Sabi ko, mga kapatid, sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa mga nagre-reklamo, kung hindi natin yung pagtsatsagaan, sino pa magtsatsaga sa kanya? Porke ba yan ay mahirap kausap, mahirap pakisamahan, pang impyerno na? Sana all. No, sana all. Sino po dito yung minatututunan? Ang kapangyarihan ng Diyos, malahayag lang kapag tayo sama-sama. Kaya walang iwasan. No, pakisabi, walang iwasan. Alam nyo, ito yung natutunan ko sa aking buhay. Alam ko, pagkaayaw sa akin, lalo akong dumidikit. Effective. Oo, effective talaga. Yung hindi nagpapakita sa akin, pinupuntahan ko. Effective. Ramdam mo naman yan, di ba, pagkausap mo, parang naligo ka naman, nagpabango ka naman, tapos parang ayaw sa'yo. Seriously, nakakaranasan ng mga ganun. Yung bang tipong ginagawa mo naman ang lahat para tanggapin ka, pero parang sa grupo, parang sila lahat ay ganito, tapos ikaw ito. May ganyan. Yung bang pipilitin pang makisama ka sa grupo para matanggap ka lang nila. No, sana all. Nagigit nyo mga kasama? Naintindihan ninyo? So, kung nagagawa natin yan sa iba, ba't di natin magawa sa lahat? Tapos sasabihin natin, mahal natin si Lord. Yun nga kapatid mo, eh, hindi mo mapagtiyagaan eh. Sana all. Yung kapangyarihan ng Diyos magpapagalaw sa'yo para mahalin mo yung hindi kaibig-ibig. Sana all. Yung kapangyarihan ng Diyos magpapagalaw sa'yo para huwag kang mamili. Sana all. Yung kapangyarihan ng Diyos na yung mga kasama, yan po yung magkoconquer. Hindi po yung ating galing, hindi po yung ating husay, kundi yung ating pagsasama-sama. Ay, sabi sa katabi, kahit pasawa yan, mahalin natin. All. All. Hindi some, all. Pakisabi, all. So, yan po yung bagay na talagang dapat maging malinaw sa atin. Maunawaan natin. Togetherness is very important. It is an emotion which cannot be definitive outside of its current. Yan yung pag-ibig na ano eh. Hindi kayang pigilan.
Hindi ka kayang i-define ng labas. Yun yung ibig ko sabihin, hindi ka kayang i-define ng mga, yung mga nakikita mo outside. So, ang importante dyan yung ikaw sa loob mo. Paano mo tinatrato? Ano yung iyong ipinaparamdam? Kasi tayo, minsan tayo yung ano, kung ano yung naramdaman mo, yun din na ipinaparamdam natin sa iba eh. Minsan nga, mas malala pa eh. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapamilya ko, kung gusto natin talagang maghari ang Panginoon sa bawat isa sa atin, dapat talaga hindi tayo nakadepende sa reaksyon ng mga tao sa atin. Dapat talaga magdidetermine tayo sa ipaparamdam natin sa kanila. Hindi porke nireject tayo, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganon. Natutunan ko po yun. Mas masarap pala yung ano, yung bang kinaga mo talaga, minahal mo talaga. Meron po kaming experience kahapon, yung pong kasama namin na simula pa doon, nasa Antipolo kami, no, nasa Soul Seeker pa kami, meron po doong 17 years old, tinutulungan ko na po siya. Oh, at estudyante po siya doon sa school, tinutulungan po namin, and then nakasama namin doon po sa church sa Antipolo. Tapos nagkaasawa na sila, nagkaanak, tapos yung pong hindi kami kinuhang ninong at ninang nung ikasal sila. Alam niyo po nung lumabas yung bunso, saka ako kinuhang kumpare. Sabi ko, pambihira ka bro, ayaw mo na ako ninong at ayaw mo kaming ninong at ninang, gusto mo pala kami kumpare. Together with all the pastors doon po sa Laguna. Kaya po talaga tinaga ko yung for less than 15 years yung relationship namin. Huwag natin pababayaan yung ganong klaseng relasyon. Lagi tayong mag-invest. And then meron po akong, meron kami doong pastor na kasama, nasira yung kanyang sasakyan. Kailangan ko po siyang ano, kailangan ko po siyang akayin, kailangan ko po siyang i-guide. Kasi nandun ako sa likod, hinahazard ko siya. Papadilim na, sabi sa akin, tumigil siya. Sabi niya, Pastor, umuna ka na. Didilimin kayo dyan sa may zigzag. Umuna ka na. Tapos pagkadating po niya sa bahay, nagpasalamat. Pastor, salamat po sa pag-guide. Yung mga taong yon, dati hindi ako gusto. Iniiwasan ako. Pero ang gusto kong maintindihan ninyo, kapag totoo kang nagmamahal, hindi ka naghihintay ng kapalit. Tinan mo yung katabi mo, nagmamahal ba yan? Ang pakinabang natin mga kasama dito, yung relasyong nabubuo. Kaya walang nasasayang. Kaya mga kasama, napaka-importante na hindi na didetermine ang panlabas yung mga bagay, kundi kung ano yung nasa loob natin. Sina-excited ka na ang togetherness, hindi nakadepende doon sa kasama mo, kundi nakadepende sa'yo. Kahit ayaw nila sa akin, basta gusto ko sila. That's togetherness. So, yun po yung bagay. And togetherness leads to unity. The power of God is all about togetherness and unity. So itong Israel na ito, kaya sila nagtagumpay kasi sama-sama sila. Nagkakaisa sila. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Hindi lahat ng sama-sama nagkakaisa. At hindi po porke hindi sama-sama, hindi na nagkakaisa. Pwede rin namang hindi sama-sama pero nagkakaisa tayo. Pwede din po yun eh. So kaya dapat malinaw po sa atin ito, si Joshua and all Israel, 5 times, binanggit ang mga bagay na ito. So napakahalaga ng unity, the state of being in full agreement. Yun po yung unity, the state of being in full agreement. So, talagang walang kontra. Pakisabi sa katabi, walang kontra. Kaya sa pagsasama-sama, tandaan nyo, hindi naman agad yan mayu-unite eh. May kukontra muna dyan. Pero darating tayo sa punto na hindi na tayo magkukontrahan, kundi magkakaisa na tayo. Magkakaroon tayo ng full agreement. Kaya lang, doon sa togetherness na yon at sa unity na ito, the state of being in full agreement, hindi lahat ng ating pinagkaisahan tama. Nag-get nyo mga kapatid? Sino dito yung excited ka, magiging tama lang yan pagkakasama natin si Lord? At naranasan nyo na to, gumawa kayo ng isang bagay, tapos pagkatapos gawin na isang bagay, meron sa heart mo na nagpapaliwanag. Oh, merong something sa heart mo na parang mali. Tapos yung utak mo nagre-reason out na siya. So tandaan natin mga kasama, oh, itong bagay na ito, dapat kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, dalawa lang yan. Togetherness
and unity. The state of being in full agreement. That's unity is all about. Union and being one. So dapat po talaga isa lang. Yung sama-sama. Solid. No, pakisabi nga po, solid. And unity is all about harmony in the spirit. So, ibig sabihin, yung pong hindi na siya nagkokontrahan talaga doon sa physical or verbal, kundi pag sinabing harmony in the spirit, hindi na kayo kailangan magsalita, nagkakaintindihan na. That's harmony in the spirit. Titigan pa lang. Nagkakaintindihan na. So mga kasama, hindi porke nagkaisa na ganun, tama na. Siguraduhin natin, nakasama natin si Lord. Joshua and all Israel. Because Joshua followed the Lord. So maging Joshua po tayo ng mga tao na nakakasama natin araw-araw. Na meron tayong harmony in the spirit. Harmony in the spirit. Ibig sabihin ng harmony, para po, musical term po ito eh. Ito po ay orchestra or ensemble. Nang ibig sabihin, many people, many instrument, but they make one music. Yan po ang ibig sabihin ito. Marami pong tao, maraming manunugtog, maraming mga nganta, pero isa lang musika, isang tono lang sila. Nagkakasundo sila. Tulong-tulong sila. Yan po yung ibig sabihin ng harmony. So kaya dapat sa buhay natin, kung gusto nating maranasan ng mga bagay na ito, sama natin si Lord. We are covered by His love. Kasi hindi lahat ng sama-sama, hindi lahat ng nagkakaisa, ginagawa ito sa pangalan ng Panginoon. So kaya talagang dapat mangyari itong mga bagay na ito. And always remember that unity is the opposite of being divided. Unity is the opposite of being divided. So kapag ka po may mga bagay sa isipan natin, no, na sa damdamin natin, na ginagawa natin, tandaan natin hindi tayo makaka-conquer kapag ka-divided tayo. Dapat talaga, we are solid. No, kaya pakisabi sa katabi, we are solid. O, opposite po siya ng pagiging hiwa-hiwalay. Opposite po siya ng pagiging watak-watak. So kaya mga kapatid ko sa Panginoon, pag meron pong nararamdaman tayo, pag meron po tayong nakikita, no, na ganong bagay o nararamdaman, patayin agad natin yon sa ating sarili. Lord, may pakoconquer ka sa amin at iisa kami, sama-sama kami. Kaya, yun po yung nangyari kay Joshua. And all Israel was with Joshua. And all Israel was with God. So, ang gusto ng Panginoon na maranasan natin ngayon, dito ngayon sa Kapaskuhang darating, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pagsasama-sama natin. Ang pagsasama-sama, mga kasama, ay yung kapangyarihan ng Diyos mararanasan natin. Kaya sa pagpiprepare natin, sa paghahanda natin ng pagtatapos nitong taon na ito, kasi ito yung aking crucial eh, yung bang hindi yung Kapaskuhan, kundi tatapusin yung December, tatapusin yung taon. Maghahanda tayo para doon sa susunod na taon na darating. Huwag nating gagawin ang isang bagay na ginawa lang natin noong isang taon. Magkaroon tayo ngayon ng paghahanda na, Lord, mas magiging better version ako, mas magiging better person ako, mag-e-excel ako, mapupromote ako. May experience ko ang miracle mo sa buhay ko. Year 2022 is greater than before. So mga kasama, kung meron tayong mga naranasan noong year 2021 pababa, sisiguraduhin natin, Lord, magtatagumpay kami. Kaya lang, dapat sama-sama. No, dapat lagi tayong nagkakaisa, dapat lagi tayong nagkakasundo, nakasama ang Panginoon. So kaya si Joshua, hindi siya humiwalay sa Panginoon. Nakikipagdigma siya, humihingi siya ng guidance sa Panginoon, humihingi siya ng word sa Panginoon, kaya nagtatagumpay siya. At ang maganda, kasama siya ang buong Israel. So this is my prayer. Yung pong kapangyarihan ng Panginoon, maranasan po ninyo, maranasan po ng inyong pamilya. Maproteksyonan po kayo sa susunod na taon. Hindi natin alam kung ano ang susunod na 2022. Walang nakakapredict yan. Pero isa lang ang siguradong sigurado ako, pag naintindihan niyo ito, you are covered by God's power. Hindi natin alam kung anong kakaharapin natin sa year 2022. Pero ang importante sa lahat, anumang atake sa atin,
nanggaling sa labas, yung ating pagkisasama-sama, yung ating pagkakaisa, siguradong magtatagumpay tayo. Walang hari na pwedeng tumayo at lahat inubos ni Joshua. Kapag binasa natin itong word na to, nakaka-excite. Imagine mo, hari yun, bansa yun, tinalo lahat nila yun. Dahilan sa sama-sama sila. Hindi dahilan sa magaling si Joshua. Hindi dahilan sa matapang si Joshua. Hindi dahilan sa malakas si Joshua. Kaya po na-conquer ni Joshua yon kasi meron Diyos na nakaproteksyon sa kanya. Kaya po na-conquer ni Joshua yon, kaya sumunod ang mga tao kay Joshua kasi alam ng mga tao na si Joshua maka-Diyos. So this is my prayer for you. Maging evident tayo, maging bold enough tayo that we are leading our life, we are leading our family towards God. Kung ano yung gusto ng Panginoon, doon tayo. Sigurado magtatagumpay tayo. So be a Joshua. Be the Joshua of this generation. So ikaw ang Joshua sa pamilya mo. Ikaw ang Joshua sa kaibigan mo. Ikaw ang Joshua sa cell group mo. Ikaw ang Joshua sa katrabaho mo. So you need to lead people, pero you are following God. Si Joshua, he lead people, but he followed God. So, hindi po mangyayari ang mga bagay na ito na mangunguna tayo na hindi tayo sumusunod sa Diyos. So, kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, are you excited sa power ng Diyos sa buhay mo? May protection sa'yo? So, magunahan natin ang mga tao papalapit sa'yo. Be the Joshua. Ngayong henerasyon na ito. Simulan natin. Tayo ang magpauso. No, tayo magpauso ng mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa pamilya mo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa cell group mo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa bansang Pilipinas. Hindi po yung mga nakapula, hindi po yung mga nakapink. Si Lord lang. No? At hindi po yung mga bagay dito sa mundong ito, yung po magpapahiwalay sa... Ang dikitan nyo talaga si Lord. Ngayon, dikitan nyo talaga si Lord. Talagang totohanin natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Pag sinunod natin ang Panginoon, nagpag-guide tayo sa Kanya, maniwala kayo, magtatagumpay tayo. At hindi ka lang basta magtatagumpay, and all Israel. Anong ibig sabihin niyan? Lahat ng mga taong kasama niya, nagtatagumpay din. So kung gusto mo magtagumpay ang mahal mo sa buhay, kung gusto mo magtagumpay ang mahal mo, ang pamilya mo, kailangan maranasan nila ang proteksyon ng Panginoon. Alam niyo, kapag ka nagnegosyo, merong proteksyon ng Panginoon, lalago kayo. Kapag ka kayo empleyado, mapopromote kayo. Hindi sa lahat ng bagay maganda yan, pero walang pangit na paglalagyan sa iyo ang Diyos na hindi ikagaganda mo. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Sometimes sa ating mga buhay, meron tayong nararamdaman, nasasaktan tayo, pero preparation yun ng Diyos kapag ka naintindihan natin. So sino po excited dito na ikaw magiging Joshua? You will lead all the people, no, to follow the Lord. And you will lead the people for their conquest. So magtatagumpay po sila dahil sa susunod sila sa Diyos sa pamamagitan po namin, natin. So kaya po, bawat isa sa atin, gawin natin ang mga bagay na ito. Sino yung excited ko, Lord? Gusto ko po ng covering. At ang covering ko, Lord, yung kapangyarihan mo. If you want to receive that this morning, pwede po bang tumayo tayong lahat? Let's stand in His presence na, Lord, gusto ko po ng covering na yan. Gusto ko po ng ang aking buhay, Panginoon, may protection mo. Pero ang pinaka-importante sa atin, yung loob natin na, Lord, ano man ang sitwasyon ko, hindi ito yung magdidetermine para hindi namin maranasan ang kapangyarihan mo. Lord, yung pong togetherness, yung pong unity, Lord, yung po yung may contribute namin. So tanda natin, ang unity hindi magiging unity kung hindi ka kasama. This is just a word. Kung hindi mo ito maintindihan at pauulit-ulitin natin uli ang unity and togetherness. Pauulit-ulitin natin to. As long as na hindi pa natin to nakukuha, as long as we want to follow God and we want to conquer, kailangan natin ng unity, kailangan natin ng togetherness. And this is my prayer to Reigning Light Family na huwag tayong magkaroon ng pagkakataon ng kaaway sa atin upang huwag tayong makipagkaisa. Lord, use me.
for this message, Lord. Gusto ko po, Panginoon, na maranasan ko yung protection mo. Lord, makikibahagi ako sa pakikipagkaisa. Lord, makikibahagi ako doon sa pakikisama. Hindi yung pagka... trip mo lang. Lord, gusto ko yung togetherness. Lord, gusto ko yung kasama ko, yung aking kapatid sa pananampalataya. Lord, gusto kong makasama palagi sila. Lord, enjoy na enjoy ako nakasama ang kapatid ko sa pananampalataya. Lord, wag mo akong pabayaan, Lord, na makaramdam, Panginoon, ng kaginawahan. Labas sa presensya mo. Wag ako makaramdam ng pagiging relax na ibinibigay ng mundo. Lord, maging intentional ako sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin, Lord, because I am covered by your power. So be the Joshua of this generation. Mga kasama, tinitingnan ka ng pamilya mo. Tinitingnan ka ng mga kaibigan mo. Daladala mo ba sa kanila ang impluensya ng kaharian? Daladala mo ba ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay? Ang pinaka-the best na regalo na may bibigay natin sa kanila? Relasyon nila sa Panginoon. Hindi po pera, hindi savings, hindi bahay, hindi sasakyan. Ang may bibigay po natin sa kanila yung relasyon sa Panginoon. Kasi ang buhay dito, hindi tiyak. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa 2022. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako, Lord, ang aking buhay nasa piling mo. Ang aking buhay, Lord, nakalaan para gawin ang kalooban mo. Ang aking buhay, Lord, para mahalin ang kapatid ko sa pananampalataya at magbalasakit sa mga taong wala pa sa iyo. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, we are covered by God's love and we can conquer. We can conquer. Marami tayong makukonquer pag sama-sama tayo. Marami tayong makukonquer pagka nagkakaisa tayo. Pero wag kang papayag. Nahihiwalay ka sa magandang plano ng Diyos. Hindi mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa ating spiritual family kung hindi ka sasama. Hindi mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa ating spiritual family kung hindi ka makikiisa. Kailangan ka. Kailangan ka ng Panginoon. God wants all. At ang sabi ng Lord ngayon, at ang sinasabi ko rin po sa inyo ngayon, sana all. Lord, magko-contribute ako ng togetherness. Lord, magko-contribute ako ng unity. Lord, kahit hindi po ako sanay dito, kahit nahihirapan, Lord, ako dito, gagawin ko po ito, ma. So if you want that right now, just worship the Lord, give your heart to Him, and love Him all the more. Say to the Lord, Lord, I love you. I am covered by your love. I am covered by your love, Lord. We can conquer, Lord. We can overcome. We will experience victory upon victories, Lord God. Lord, yung aming pamilya, aakayin namin pabalik sa iyo. Magtatagumpay kami. Yes, oh Jesus. We worship you, God. Just give your heart to Him. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa akin tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo. Manatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, at sa sambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim.
kasama, ayaw ng Diyos na may naiiwan. Ayaw ng Diyos na may naiiwalay. Magkaroon tayo ng ganong kaisipan, ng ganong kalooban na sa kapatid natin sa pananampalataya, sa pamilya natin, sa bahay natin, walang maiiwan. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para palakasin yan. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon na dugtong para sa Kanya, para makasama siya. Walang maiiwan. Walang mahihiwalay. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtatagumpay, kapag tayo ay sama-sama, kapag tayo ay nagkakaisa, ikaw ang gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. And I just want you to make a covenant before God. Alam nyo, ang Diyos natin, Diyos ng covenant. Pagka nangako ka ngayon, panghahawakan ng Diyos yan. Panghahawakan ng Diyos kasi yung pangako na ito, pahahalagahan niya kasi mahal mo siya, kaya mo gagawin ang mga bagay na ito. Kaya mga kasama ko, mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa Raining Light Family, sa ating spiritual family, may mga dati kang kasama sa cell group, may mga dati kang kasama sa mga bagay sa event na ginagawa natin, sa couples, sa young professionals, sa wild side. May mga kaibigan kayo, may mga kasama kayo. Isama natin sila. At lalo tigit yung mga mahal natin sa buhay, yung asawa natin, yung mga anak natin. Dalhin natin yung presensya ng Panginoon sa ating pamilya. Dalhin natin. So if you want to receive the power of God na magpo-protect sa inyo, you want to put the covering, you want to put the cover sa buhay mo, magkaroon tayo ng covenant. Gawa tayo ng altar, Lord, gusto kong tanggapin yung bagay na ito. Gusto kong tanggapin yung covering mo sa buhay ko. Kasi may tendency ako na huminto, may tendency ako na manghina, may tendency ako na lumayo, pero hindi mo pala gusto ito. Lord, I need covering. Sino dito sa buhay niyo na sometimes sumusuko tayo sa pagsunod sa Panginoon, napapagod tayo sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon? We need God's covering. We need God's protection in order for us to conquer. So, unity and togetherness is the key for God's power in my life, for God's power in our family, for God's power in Raining Light Family. So, if you want to receive that right now, tanggapin natin sa Panginoon ngayon at magkaroon tayo ng covenant. Lord, gamitin mo ko na sa pagkakaisa. Lord, gamitin mo ko sa pagsasama-sama. Lord, yung mga kakilala ko, lagi ko silang sasabihan, lagi ko silang papaalalahanan, lagi ko silang isasama, kagaya ni Joshua, walang naiwan, walang nahiwalay. Ganun ang mentality natin, ganun yung kaisipan natin. Just receive it right now, na ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa buhay ng maraming mga tao, sa buhay ng mga kakilala mo. At marami pa yan, marami pa yan. Huwag tayong magiging masaya na tayo lang. Gusto natin na sila, bigyan natin sila ng regalo. Pwede po ba na itaas natin ang ating kamay? Then mag-pray tayo sa Lord. Lord, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Bumabalik ako sa iyo, Panginoon. Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pangako na ito. Nangangako po kami, Panginoon, sa iyo na tinatanggap namin ang covering sa life namin. We are covered by God's love, Lord. We receive the covering, O God. Covering for my life, covering for my family, covering for my career, covering for my business, covering for my relationship. Lord, we ask for a covering right now. Lord, we want covering. We want covering, Lord God. We want covering, Lord God. We receive your covering right now. We receive your covering, Lord. Lord, cover us. Cover us, Lord. Mananatili kami, Lord. Cover us. Cover us, Lord, cover us. Papuri ko. Yes, so Jesus. Yeah.
kapatid ko sa Panginoon, ngayon natanggap natin yung covering. Just receive the Spirit, not just the Word, not just the message, but receive the Spirit of togetherness. Just receive the Spirit of unity right now in your spirit. Just receive that. Receive that right now. Receive that. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa pagsasama-sama. Ikaw ang gagamitin ng Lord sa pagkakaisa. Just receive in your spirit right now. Receive in your spirit right now. Receive in your spirit right now. Lord, use me. Use me. Because if there is no togetherness, if there is no unity, there is no conquer. There is no conquest. Lord, gamitin mo ako. Nangangako ako, Panginoon, na gagamitin mo ako. Itinatalaga ko ang aking buhay sa pagsasama-sama. Itinatalaga ko ang aking buhay sa pagkakaisa. Lord, gamitin mo ako dito sa spiritual family. Gamitin mo rin ako sa aking biological family. We receive that, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen and amen. Kanina, ang sinabi ni Pastor, si Satan, hindi niya kayang galawin ang Diyos, pero kaya niyang galawin yung mga anak ng Diyos. Kaya na-experience natin yung mga challenges, struggles, pero pagka-covered tayo ng power ni Lord, kaya natin i-conquer yung lahat. Yes. And ang maganda pa doon, katulad ng demonstration ni Pastor, hindi lang tayo pati yung family natin. Sabi nga kanina ni Pastor, ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa mahal natin sa buhay, yung relationship sa Lord. Oo, ang ganda naman takeaways. Alam nyo, ang takeaway ko lang ngayon sa, nag-mark lang talaga ngayong araw, is yung God's power make you able not to choose people. Tama po ba? And si Lord siya nagko-combine sa ating lahat at kung bakit nandito naman tayo lahat dahil sa pagmamahal ng Lord. Amen. Kayo family, sa mga nanonood po ngayon, ano po yung takeaways nyo? You can comment, you can share sa mga family nyo or sa like group nyo dahil pag-uusapan din naman po natin ito sa like group natin. Oo nga. And alam ko, may iba-iba tayo ng takeaways. Kasi naman yung makakabasa nung takeaways nyo, I know may inspire sila. Yes. And syempre, meron lang tayong some announcement para sa ating mga young professionals and business people. Meron po tayong Crossroads na magaganap sa December 14 dito po sa ating home. Ayan. So, that's all for today and see you Sunday, family! Bye! See you! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.